Ano-ano po ang mga legal basis, Kuya Mark, Kong Migs, para po sa judicial separation of properties na mag-asawa habang sila po ay kasal pa? Actually, yung judicial separation of property, pwedeng voluntary, pwedeng by legal cause. Voluntary, yung dalawang mag-asawa, mag-file ng joint petition sa court na ipa-approve sa court yung judicial separation of property. Habang kasal. Magkasundo sila. But kailangan ipa-approve yung agreement nila sa court. Joint, yan. Yun ang tinatawag na voluntary. May tinatawag din tayong with a cause. Mag-judicial separation of property. Ano yung with a cause? For example, hindi sila nagkasundo, si babae lang nag-file ng petition for judicial separation of property. Pwede yan. For example, si husband na convict ng isang kaso which carries with it a penalty of civil interdiction. Or second, dineclare ng court si husband as absentee, na wala siya. Or may decision ng court na itanggal ni husband loss of parental authority. Or inabandon ni husband yung mga guilty. Inabandon ni husband si wife. Or inabuso niya yung pagiging administrator ng conjugal property. Or naghiwalay sila for more than 1 year and wala nang reason na magkabalikan sila. Yun ang mga basis na pwede mag-file ng petition for judicial separation. Bigamos din. Oh, ganun yan. O pinagpakasal. Oh, ganun. Basta ko may sala. Basta may sala. May sala yung asawa mo. Inabandon ka, may iba nang kinakasama, yes. Hiwalay na kayo for more than 1 year, yan, pwede kayo mag-file ng petition for judicial separation of property. Alright, siguro mga huling-huling tanong na, Kuya Mark, pwede ba ma-revive ang property relationship ng mga asawa dati bago ang separation ng kanilang mga ari-arian? Yes, nagkabalikan sila. For example, di ba sabi ko, nawala. Sundo ulit. Legally, judicially declared as an absentee. Yes. Tapos bumalik. Naghiwalay sila. Ngayon, nagkabalikan. Oh. Okay. Sabi nila, mas matamis daw yung pag-ibig. BBTF. Matamis daw yung pag-ibig sa second time. Love is sweeter the second time around. Oh, may yeah. Third in pa, English. May fourth. Oh, ganun yan, ha? Mas matamis daw yun. Ha? So, example, nagkabalikan sila. Yan, pwedeng i-revive nila. Yung based on experience ba to, Kuya Mark? Hindi naman. Based lang to sa mga binabasa natin. Nakikinig kasi ako sa mga love life ng mga kliyente ko. Nagkakabalikan, no? Yes. May isa nagdemandahan na annulled. Tapos nagkabalikan. Ganun. So, you never know what you've lost until you actually lost them. Late na realize. Na mahal pa. Kailangan pala mawala sa buhay mo para matauhan ka. Mga lalaki din talaga. Hindi pa ba ganun din? Bago po mag-umpisa ang digmaan, mga kababayan, may tanong po dito si The Wonder. Follow-up question po niya ito, mga attorney. Kuya Mark, wala po akong anak. Gusto ko lang ipamana ang properties ko sa pamangkin ko. Ano po ang legal papers na kailangan ko, Kuya Mark and Kong Migs? Kung gusto ka na ibigay mo habang buhay ka pa, mag-file ka ng donation. Yes. Kung gusto mo na ibigay, kung wala ka na sa mundo, mag-file ka ng last will and, yeah. Mag-file ka ng last will and testament, ipa-approve mo sa court. Pa-approve mo sa court. Kasi yung last will, kung hindi approved sa court yan, walang visa yan, hindi enforceable yan. Mag-file ka ng probation of the court para ma-approve yung last will and testament mo. But yung last will and testament is only enforceable pag wala ka na sa mundo. Oo. At kailangan yung gawin yun, hindi pwedeng hindi yung gawin yun dahil kung hindi kayo gumawa ng legal process na to, automatically kung wala ang anak, akit yan. Oh, yan. Pupunta yan. Sa mga kapatid nyo po. Kung hindi po sa mga kapatid, din sa nanay, sa tatay. So dapat po, it's either yung sinabi ni Kuya Mark, mag last will and testament kayo, or this early pa lang, mag deed of donation na po kayo. Ganun yan. Kong Migs, ano po ba ang moral lesson natin sa ating paksa ngayong umaga? Again, babalik po tayo na hindi po bira magpakasal. Kasi pag nagpapakasal po kayo, hindi lang po ito feelings, no? It also deals with a lot of property relations. So, kailangan talaga pag-isipan nyo as early as before the marriage kung paano ba yung property regime nyo. Dahil habang po kasal kayo, itong sa mga conjugal properties nyo ay mahirap. I-gawin na separate yung property, mahirap pag-usapan, and it's just more practical this way. So pag-isipan po talaga itong mga property relationships, especially pag kakasal din. Yung conjugal property kasi, MJ, Attorney Migs, bakit may conjugal property? Kasi ang pagpapakasal, hindi lang about pag-ibig yan. Hindi lang about na dahil mahal mo yung lalaki, mahal mo yung babae.
Ang epekto kasi ng kasal, kasama doon yung property relationship. Kasi if you enter into a contract of marriage, may tinatawag tayong tiwala sa isa't isa. Kasi kung wala kang tiwala sa babae na gusto mong pakasalan o yung lalaking gusto mong pakasalan, bakit mo pa pinakasalan? So, ibig sabihin, may conjugal property kasi ang marriage hindi lang about pag-ibig. Kasama doon yung pagtitiwala, pagmamahal, yung camaraderie, communications, and kasi lifetime commitment yan, to become one. That's why epekto ng marriage is yung tinatawag na conjugal property. Alright, thank you Kuya Mark, thank you Kung Migs. At sa lahat po natin mga kababayan na nagpadala po ng inyong mga tanong, nagpadala po ng inyong mga pagbati, at nagpadala po ng inyong mga mensahe sa ating pong palatuntunan live ngayon pong umagang ito. At syempre sa ating pinakamamahal at butihing Pastor Pastor Paulo C. Kibuloy, maraming salamat po sir sa pagbibigay po ng pagkakataon sa Pinoy Legal Minds na maging kaagapay po ng ating mga kababayan sa serbisyo publiko, lahat ng mga tanong na may kaugnayan sa batas. Next week po ulit, same time, same station. Ito po ang Pinoy Legal Minds.